Gagawa tayo ng chocolate cake! At gagawa rin tayo ng chocolate ganache at caramel sauce. Super yummy talaga ang cake na ito at pwede mo itong gawing pang negosyo or pang regalo. And yes, ito ay no-bake. Ayan, so unang gawin natin ang ating chocolate cake. So ito, meron tayong all-purpose flour. Lalagyan natin ng cocoa powder. Ito ay unsweetened. Maglagay tayo ng baking soda, baking powder, asin, ayan, instant coffee powder, kahit anong brand, pwede. Ito ay Nescafe. And optional naman ang powdered milk. Ayan. Mix natin yan. And then, maglagay tayo ng sugar, cooking oil, itlog, vanilla essence, white vinegar. Mix na muna natin ng konti. At ilagay natin ang ating hot water. And then, mix it well. Ayan, ito yung magiging pan natin or molde. Nag-light grease na ako. So ngayon, maglagay na tayo ng ating cake batter. I-divide natin ito into 3 equal parts. At dahil wala tayong oven, sa steam natin siya lulutuin. Lutuin natin ito over medium heat for 35 to 45 minutes or until hindi na basa ang ating cake. Pero again, ang recipe natin ay pwedeng i-bake sa oven. And ayan ang ating mga cakes. I-check natin ito kung luto na. Gamit lang tayo ng toothpick, tusukin natin ito. And if it comes out clean or with few moist crumbs, luto na ang ating cake. Pero kung basa pa, extend the cooking time and check every 10 minutes. Kapag luto na ang mga cakes, hanguin ito at palamigin. Ang unang palaman or topping na gagawin natin ay caramel. So, ang gagawin lang natin ay i-combine natin ang ating evaporated milk, egg yolks, ayan, at cornstarch. Ayan. Haluin lang natin ito ng mabuti. Haluin natin ito ng mabuti at iset aside na muna natin. Ngayon naman ay tutunawin natin ang ating asukal. Yeah. So ayan, nagsisimula na siya mag-melt. So pwede na natin siyang galawin. Ayan, eto na siya. Kapag ganyan na ang kulay, ay ilagay na natin ang ating hot water. Mag-ingat dahil ito ay mainit. So, i-mixan natin yan until matunaw again yung ating asukal. Yan, natunaw na siya. So, ngayon, ilagay na natin ang ating evaporated milk. Yan. And magdagdag tayo ng ating asukal. So, mix na natin yan. Ayan, natunaw na ang ating asukal. Ngayon, patayin na muna natin ang apoy. Tapos, ilagay natin yung ating milk and egg mixture. Ayan. Tapos, i-mix natin yan ng mabuti. Ayan, mix na muna yan ng mabuti. Kapag nahalo na ito ng mabuti, buksan na natin ang apoy. Tapos, lutuin lang natin ito until maging thick ang kanyang texture. Ayan, thick na ang ating mixture. Ngayon, maglagay tayo ng butter or pwedeng gumamit ng margarine. And then, maglagay din tayo ng vanilla essence. Ayan. Tapos, i-mix na natin ito para matunaw yung ating butter. Pagkatunaw ng ating butter, ay i-set aside na muna ito at palamigin. Para naman sa ating chocolate ganache, ay mag-chop tayo ng chocolate bar. Pwedeng gumamit ng milk chocolate, semi-sweet chocolate, or dark chocolate. Tapos, lagyan natin ito ng mainit na evaporated milk.
And hayaan na muna natin ng 1 minute na nakasoak ang ating tsokolate sa mainit na gatas. After 1 or 2 minutes ay haluin natin ito until matunaw ang ating tsokolate. Ayan, eto na ang ating chocolate cake. At para hindi masyadong maumbok yung ating cake, ang ginawa ko ay nagpatong ako ng medyo mabigat na container sa ibabaw ng ating cake. Kaya kung napapansin nyo, medyo flat na yung ibabaw ng ating cake. At eto naman ay optional, tusok-tusokin natin yung cake para paglagay ng ating sauce sa ibabaw ay medyo maabsorb ng ating cake yung ating sauce. Ayan, so ngayon maglagay na tayo ng ating sauce. Unahin natin ang caramel sauce. Yes, gagawin ko siya sa lahat ng ating cake. Tusok-tusokin natin yan. And then, maglagay na tayo ng chocolate ganache sa ibabaw. Ito namang third cake natin, ang gagawin ko dito ay 2-in-1. Ang kalahati ay caramel sauce, ang kalahati naman ay chocolate ganache. At ayan, eto na ang ating yummers na chocolate cake. Tignan nyo naman ang moist ng ating chocolate cake at ang sasarap ng ating mga toppings. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And ayan, tikman na natin ang ating mga cake. So unahin natin alin, caramel or chocolate. Unahin na muna natin ang chocolate. Buksan natin, ayan. And then, tikman na natin. Ayan, oh, chocolatey. Tikman na natin. Ang sarap! Yum! Ulala! Superb! Napaka-moist ng ating chocolate cake, as in. Yum! Nakakagigil, nakakakilig. Wow! Look at that! Nakaka-in-love, my God! Tikman na muna natin itong isa. Okay, tikman naman natin to. Ito yung may caramel sauce. Ayan. Yum. Alam nyo, na-excite ako. Na-excite ako patikimin siya sa family ko. Dahil, talaga, sana magawa nyo to. Etong dalawang flavors na to ay maganda na pang negosyo or pang regalo. As in, kung meron kayong mga potluck or kung meron kayong Christmas party or ngayong Halloween, November, pwedeng-pwede na ito yung baunin nyo. Ito yung dessert. Ito yung contribution mo sa party ninyo kasi talagang hindi ka mapapahiya. And kung gusto nyo na dalawang flavor yung ginawa natin sa isang container, dalawang flavor agad, mas okay din yun para kung gusto nyo na ito lang yung kainin, di ba? Meron ka ng choices. Tsaka yung kabila naman ay caramel sauce. Ay, nako talaga. Sana magawa nyo. Nagustuhan ko siya. For me, perfect talaga siya. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon.
Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay tatlo. Ang cost per yield ay 116 pesos and 42 centavos. Pwede mong ibenta ang isa ng 150 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!